dito sa aking channel. And this video guys is papakita ko lang yung mga alaga kong barbs. So merong nag-message sa akin kung ilang klase daw yung hawak nating barbs. So siguro limang klase lang yung hawak kong barbs dito, idol. And ito yung pinaka tinatawag nating classic na barb. Yun. So ito yung classic na barb. So dito sa lugar namin and somewhere in Negros ata in north, nagbi-breeding lang to sa sapa. Ito yung classic barb na tinatawag namin dito. Yan. So matatagpuan mo lang ata dito sa silay, sa yung pinaka ano nila, ilog. Yun, nagbi-breeding lang yung mga barbs doon and doon lang sila nangunguha nito. So ito yung classic barb na tinatawag natin. Pero ito dito sa amin is kumbaga inaalagaan na, and then nagbi-breed na rin kami para hindi na tayo pupunta doon din manguhuli sa ilog ng barb. So kung kaya lang naman natin i-breeding sila dito sa bahay natin o sulagor natin, so yun, bi-breed na lang natin kung kukuha pa tayo sa ilog, di ba? So ito yung classic barb. So ito yung hawak kong barbs dito. And ito yung green barbs na tinatawag natin. Yan. So napakarami ako ditong green barbs. Ito yung male niya. Ito yung male niya. Yung may pula yung uso. Yun. Yung mga dorsal, mga fins niya is colorful compared din sa female. But si female naman, pag tinignan natin guys, napakatingkad ng kulay green niya. And malalaman mo sa gender nila pag female yung barbs, dahil malaki nga yung chan, and yung male mapula yung uso pati yung mga dorsal. And pag tinignan natin dito sa itaas guys, ayan, labas talaga yung chan ni female. Yan. So ready to breed na yan yung female na green barbs. So yan. So pangalawang variety ko ng barbs to, green barbs. Ito. And ito yung pang tatlo ko guys, pangatlong variety. Yan. So albino siya, pero yung accent niya is blue and personal. Yan, sa personal. So ito yung male niya, yan. And ito yung female niya. So si female niya more on ano siya, parang nag-gold yung katawan niya, and yung accent niya is blue. Yung pinaka tiger niya, yun, blue siya guys. And yun yung male natin. So pag nag-gender tayo nito is malalaman talaga natin agad. Yan o. Parang mas matingkad yung kulay ni female compared yun kay male. Pero si male naman, yung pinaka-accent niya, yung pinaka-tiger niya, yung pinaka-stripe niya is mas solid compared kay female. Blue na blue talaga. Yun. And malalaman din natin guys sa body. Yan o. Pag tinignan natin sa taas. Yan, makikita natin nakaumbok, nakalabas talaga yung chan ni female. Yun. So ito yung pangatlong variety ko na ng barbs. Yan. So albino na yung accent niya is blue, classic barb, and ito yung green na tinatawag natin. Then ito guys, yung pinakamalupit. Ito yung gold na barb. Yan. Gold siya guys, gold. So ang accent niya naman, yun, parang ano siya, silver. Parang platinum yung accent niya, then yung katawan niya is kulay gold. Yan. So ito pa yung pinaparami ko ngayon kasi konti pa lang yung napalabas ko nito. Medyo ano rin siya guys, medyo hindi pa siya marami. Konti pa siya kasi lumabas siya dito sa albino na blue. Yan. Dito siya lumabas, tapos nag-keep ako ng gold. Then yun, try natin paramihin kung makaparami tayo. So ito yung pang-apat ko na variety. So gold na barbs. Then yung pang-lima ko guys is ito. Kukunin na natin itong classic. Yep. Oh, mahirap. So yung pang-lima natin guys is kulay ano siya, neon green na barbs. Ito, papakita ko sa inyo guys. Lupet din to, neon green. As in ano siya, parang glowfish. Parang glow. Glow siya, glow. Hirap pa hulihin ha. Ayan. Ayun. So ito siya guys, yung ano, panglima nating variety ng barb. Ayan. So glow. Parang nag-glow siya guys. Ayan. Neon green.
And pag nag-gender ka nito is malalaman mo, napaka tingkad ng ano, female niya. Din si male naman, yung mismong nguso, dorsal niya is pulang-pula. Yan. Tapos si female, yan, sobrang tingkad ng pagka-neon green niya, guys. So super ganda ng barbs na to. Yan. So kaya nagkikip talaga ako ng mga tiger barbs kasi sobrang ganda nila. So yung wala para sa atin dito, guys, is yung kulay pula. Yun, may kulay pula ba to, and yellow. Yan. And I think kung ano yung color ng kulay ng mga glowfish, ganun din sila, pero ito lang yung available ko dito na kulay. So wala pa akong ibang kulay. So mas maganda sana kung mayroon tayong pula. Yun, mas malupit yun pag mayroon tayong pula at saka yellow. At kung mayroon bang blue, ay, mas maganda rin sana. So sa ngayon, ito lang muna yung ating mga collection na barbs. Yun, so sa nagtanong, guys, kung ano yung mga hawak ng barbs dito ngayon, so ito lang yung hawak kong mga material na barbs. So mayroon akong classic barb, albino na blue yung accent niya, and neon green na barb yung glow, and green tiger barbs, and also yung gold na barbs. Yun. So baka soon, guys, soon makakakuha tayo ng red barb at saka yellow at blue kung mayroon. Yan. So sana makapagparami tayo ng barbs. So kasi puro tayo glowfish, so dapat meron tayong libangan na, kumbaga meron tayong libangan pa na ibang variety. So multitasking tayo, guys, pagdating sa breeding para hindi tayo mabuboard. Yun. Yan, and napakasimple lang, guys, i-breed yung tiger barb compared sa tetra. Kasi yung mga barbs, hindi parang out of 100%, yung mabubuhay talaga sa egg nila is nasa 80 to 90%. So 10% lang talaga yung baog dyan. And once na nag-hatch yung mga egg ng barbs, is sure talaga na mabubuhay sila. And kahit yung ibibigay nating pagkain is hindi BBS, mabubuhay, guys, yung mga barbs. Yung pangkontra lang talaga nila nito is wag lang yung tubig ng ulan ilagay natin, kasi patay talaga yung mga fry nila. So walang problema sa adult, pero pag sa fry, tinamaan ng tubig ng ulan, adios talaga yan, guys, tumba lahat yan. Yun lang yung pinakakontra ng tiger barbs, mahina sila sa sobrang lamig ng tubig. Yun. So ano pa, napakasimple lang i-breed, guys. Tapos yung pagbreeding pala nito is wala silang gana pag 1:1, so 1 male and 1 female hindi sila magbe-breed. So yung pinaka-technique dyan, damihan mo or lagay ka 5 female, 5 ring male. Yun, pag marami, mas ano sila, guys, mas aggressive sila kung marami, kasi nag-aaguan sila sa babae. Pero pag mag 1:1 ka, hindi sila nagpapansinan. Yun yung nakuha ang kong experience pagdating sa breeding ng barb. So dapat marami sila, massive kapag magbreeding sa kanila. Tapos meron ding cage dapat, kasi pag nag-drop yan sila, guys, yung mga nakasunod na yan is nag-aatake rin, kinakain nila yung mga egg ng nagda-drop. Grabe rin sila ka-aggressive. And pagdating sa hatching ng egg is 24 hours din nag-hatch na rin yan sila, mabilis lang. So yun nga lang, medyo ano sila, guys, sa free swim medyo mas matagal sila. Kasi yung tetra makapag free swim ata ng 4 days pwede ka na magbigay ng pagkain. Si barbs naman medyo matagal, siguro umaabot siya ng 6 days bago ka makapagbigay ng pagkain sa kanila. Yun. So pero sobrang easy siya alagaan. Then yung breeding time nila hindi umaga, guys, iba. Ito yung malupit sa barbs. Kaya nga pag nagbe-breeding ako ng barbs is ang yung salang ko is umaga. So 'di ba yung salang natin sa tetra is gabi or hapon, sila iba. Yung salang mo dapat is umaga para pagdating ng alas 4 o alas 3 ng hapon, magda-drop na yung mga babae nating barbs. Yun, yun yung pinagkaiba nila sa tetra. So baliktad siya, guys. Pero ano talaga siya, mas mabilis alagaan, madaling alagaan compared kay glowcat.